Ikalawang Kronika. Ang paghahari ni Abijah sa Huda. Ikalabintatlong kabanata. Naging hari ng Huda si Abijah noong 18 taon ang paghahari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 3 taon. Ang ina niya ay si Maaka na anak ni Uriel na taga Gibeya. Naglaban sina Abijah at Jeroboam. Lumusob si Abijah kasama ang 400,000 matatapang na tao at naghanda si Jeroboam ng 800,000 matatapang na tao sa pakikipaglaban. Pagdating nila Abijah sa mababang bahagi ng Ephraim, tumayo si Abijah sa bundok ng Zemaraim at sumigaw kay Jeroboam at sa mga taga-Israel, "Makinig kayo sa akin! Hindi nyo ba alam na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay gumawa ng walang hanggang kasunduan kay David, na siya at ang kanyang mga angkan ang maghahari sa Israel magpakailanman? Pero ikaw, Jeroboam na anak ni Nebat, ay nagrebelde sa iyong amo na si Solomon, na anak ni David. Sumama sa iyo ang mga walang kwentang tao at kumakalaban sa anak ni Solomon na si Rehoboam noong bata pa ito at wala pang karanasan at kakayahang lumaban sa inyo. At ngayon, gusto niyong kalabanin ang kaharian ng Panginoon na pinamamahalaan ng angkan ni David. Nagmamayabang kayo na marami ang mga sundalo ninyo at dala niyo ang mga gintong baka na ipinagawa ni Jeroboam bilang mga diyos ninyo. Pinalayas niyo ang mga pari ng Panginoon na angkan ni Aaron at ang mga Levita at pumili kayo ng sariling niyong mga pari gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa. Sino man sa inyo na may toro at 7 lalaking tupa ay maaari nang italaga bilang pari ng inyong huwad na mga diyos. Pero kami, ang Panginoon ang aming Diyos at hindi namin siya itinakwil. Ang mga pari namin na naglilingkod sa Panginoon ay mga angkan ni Aaron at tinutulungan sila ng mga Levita. Tuwing umaga at gabi, naghahandog sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at insenso. Naglalagay sila ng tinapay sa mesa na itinuturing na malinis. At tuwing gabi, sinisindihan nila ang mga ilaw na nasa gintong mga patungan. Tinutupad namin ang mga utos ng Panginoon naming Diyos. Pero kayo, itinakwil niyo siya. Ang Diyos ay kasama namin. Siya ang pinuno namin. Patutunugin ng kanyang mga pari ang mga trumpeta nila sa pangunguna sa amin sa pakikipaglaban sa inyo. Mga mamamayan ng Israel, huwag kayong sumalungat laban sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, dahil hindi kayo magtatagumpay. Habang nagsasalita si Abijah, lihim na nagsugo si Jeroboam ng mga sundalo sa likod ng mga taga-Huda para tambangan sila. Nang makita ng mga taga-Huda na nilulusob sila sa likuran at sa harapan, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Pinatunog agad ng mga pari ang mga trumpeta at sumigaw ng malakas ang mga taga-Huda sa paglusob. Sa kanilang pagsigaw, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang mga sundalo ng Israel. Hinabol sila ni Abijah at ng mga sundalo ng Huda. Tumakas sila at ibinigay sila ng Diyos sa mga taga-Huda. Marami ang napatay ni Abijah at ng mga tauhan niya. 500,000 matatapang na taga-Israel. Kaya natalo ng mga taga-Huda ang mga taga-Israel dahil nagtiwala sila sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Hinabol ni Abijah si Jeroboam at inagaw niya rito ang mga bayan ng Bethel, Jeshana at Ephron at ang mga baryo sa paligid nito. Hindi na mabawi ni Jeroboam ang kanyang kapangyarihan ng panahon ni Abijah at pinarusahan siya ng Panginoon at siya'y namatay. Samantala, lalo pang naging makapangyarihan si Abijah. May 14 siyang asawa at 22 anak na lalaki at 16 na anak na babae. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Abijah, ang kanyang mga sinabi at mga ginawa ay nakasulat sa aklat ni Propeta Ido.